Mga idol at kabayan, ito ang super good news. Anti-Terrorism Bill Act ay malapit nang maging batas. Yan ang dapat. Alam nyo ba na mas mahigpit ito kaysa batas ng Human Security Act of 2007? At bakit kinakatakutan ito ng mga kumukontra? Ano ba ang meron sa bill na ito? Yan ang dapat mong malaman. Kaya panoorin, i-like ang video at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Sa pagpapatunay ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang Anti-Terrorism Bill bilang mahalaga o urgent, ang bagong Anti-Terrorism Bill ay good as passed, sinabi ni Senate President Vicente Soto III nitong Martes, ikalawa ng Hunyo 2020. Sinabi ni Senator Soto, "Yes, it's as good as passed. Kakailanganin ko na lang na pirmahan kung ito ay bumalik sa amin. Pagkatapos ng pag-aproba, ipapadala ko sa Pangulo." Wow, ito na ang sinasabi nating malaking pagbabago, mga idol at kabayan. Dahil ang Anti-Terrorism Bill na ito ay papalitan na ang Human Security Act of 2007, kung saan mas may ngipin ang mga Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines upang supilin ang mga terorista at may mga pakana nito. Inaprobahan ng Senado ang pangatlo at huling pagbasa ng Senate Bill 1038 o ang panukalang Anti-Terrorism Act of 2020 noong Pebrero 2020. Ang isang katulad na panukalang batas sa House of the Representative ay ang House Bill 6875. Kinumpirma ng Pangulo ang panukalang batas bilang urgent sa isang liham na ipinadala kay House Speaker Alan Peter Cayetano noong Lunes, kaisa ng Hunyo 2020. Maraming mga grupo ng karapatang pantao at mga opisyal ang nag-aanala tungkol sa panukala na sinasabing lumalabag ito sa karapatang pantao. Sinabi ni Secretary of Defense Secretary Delphine Lorenzana, "Wala namang basihan iyong kanilang mga oposisyon dahil binasa ko iyong panukalang batas. Andito sa akin ngayon, iyon namang karapatan ng mga tao ay may sapat na provision. Iyong mga law enforcement agencies ay may sapat ding kaparusahan sa mga nag-aabuso. So dapat walang ipangamba ang ating mga kababayan." Mga idol at kabayan, may punto si Secretary Delphine Lorenzana. Kung ang ginagawa mo naman ay ayon sa batas, bakit tayo matatakot? Kaya nga tayo may batas para sa mga pagbabago at sa pagiging moderno. Kung hindi tayo marunong sumunod, paano natin iangat ang Pilipinas? Kayo, ano ang opinion nyo? Mag-comment lang kayo sa video na ito. At ito pa, mga idol at kabayan, para sa inyong kaalaman, 19 na mga senador ay pabor sa Senate Bill 1038 o Anti-Terrorism Act of 2020. Samantala, 2 ang hindi sumang-ayon dito. Alam nyo ba kung sino? Sina Senator Risa Honteveros at Senator Francis Pangilinan. Ito pa, mga idol, alam nyo ba na isa sa mga parusa ng Senate Bill 1038 o Terrorism Act of 2020 na kinatatakutan ng mga tiwali? Senate Bill 1038 ipinakilala ang mga probisyon na nagpapataw ng pagkakabilanggo ng habang buhay ng walang parol sa mga magmumungkahi, mag-odyok, makiisa at makilahok sa mga pagpaplano, pagsasanay, paghahanda at pasilitasyon ng isang kilos ng terorista, pati na rin ang mga magbibigay ng material na suporta sa mga terorista at i-recruit ang sinumang maging isang miyembro ng isang terrorist organization. Wow! Ayos! So alam nyo na kung sino ang tatamaan ito, mga idol. Sabi nga nila, kung gusto nating magbago at maging moderno, dapat nating puksain ang mga anay sa ating lipunan. Dahil hanggat nandyan sila na gumagambala at nililihis ang landas ng mga Pilipino, hindi natin makakamit ang tagumpay na matagal na nating inaasam. Kung wala naman tayong masama na hangarin sa estado ng ating bansa at sa kapwa natin, bakit tayo matatakot? Ang AFP ay nagpasalamat din kay Pangulong Duterte. "Kami ay nagpapasalamat sa Pangulo at Commander-in-Chief ng lahat ng Armed Forces of the Philippines para sa kanyang sertifikasyon bilang urgent ng Anti-Terrorism Bill." Sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Marine Brigadier General Edgard Arevalo sa isang pahayag noong Martes. Maraming salamat, ang taghatid ng balita at inyong tagapaglingkod. Good News Philippines! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!